Tama ka, Pinky, no? Yan nga ang tinutumbok ni former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Background muna, no? Isang forum tungkol sa South China Sea ang inorganisa ng grupo ni Del Rosario, at dito ay idiniin niya ang kahalagahan ng international law sa pagresolba ng mga sigalot sa karagatan. Sa ganang iyan ay ipinaalala niya na bahagi na ng international law ang arbitration case kung saan nanalo ang Pilipinas laban sa pangaangkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Dahil dyan, dapat daw ay huwag magsawa ang Pilipinas, ang ASEAN at maging ang buong daigdig sa paghimok sa lahat na sundin ang nakasaad sa ruling na iyan. Nagbabala rin si Del Rosario na kung isasantabi raw ang rule of law ngayon ay mahihirapan ng isulong pa ito sa ibang panahon o sa hinaharap. Dapat raw ay palakasin ng ASEAN ang tinatawag na multilateralism o yung pagsasama-sama ng mga bansa para isulong iyang rule of law. Taliwas kasi yan sa strategiya ng kasalukuyang administrasyon na bilateralism o yung ipaubaya ang sigalot sa mga one-on-one na talakayan at hindi ito isama sa mga international o malalaki forum kagaya ng ASEAN, o kung may sama man ay banggit lamang. Bukod doon, nanawagan din si Del Rosario na isama ang arbitral ruling sa framework ng Code of Conduct at ng magiging mismong Code of Conduct sa South China Sea na ngayon ay pinaplancha sa pagitan ng ASEAN at ng China. Ayon sa mga ekspertong nandito, ay magandang oportunidad nga raw para sa Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ngayon na maimaneho ang magiging strategiya ng grupo patungkol nga sa mga sigalot sa South China Sea. Pinky. JC, may nasabi ba si dating Secretary Albert Del Rosario tungkol dito sa posibleng, well, yung pinaplanong meeting, bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng China lamang? Pinky, hindi niya tahasang binanggit yan, ano? Pero kung matatandaan kasi natin noong Administrasyong Aquino kung saan si Del Rosario ang Foreign Secretary, ang kanilang plano ay pagka naipanalo ang kaso, ang arbitration ruling, ay ang himukin yung ASEAN at yung iba pang mga kaalyadong bansa na magsama-sama at kumbaga ay together, no? Harapin yung China, himukin si China na sundin ang magiging ruling. Pero ang nangyari nga, no, ay hindi yan ang naging strategiya ni Pangulong Duterte. Ang kay Pangulong Duterte, one-on-one talks. Pero kasi meron din namang mga nagsasabi na hindi naman din daw maasahan yung ibang mga bansa, ilang bansa sa ASEAN na pumanig sa Pilipinas. Sa katunayan, isa sa mga ekspero dito nagbanggit na ang USA, ang Japan, ang Australia ay mayroong tahasang pagkatig, no, or meron silang statement of support dyan sa arbitration ruling, samantalang ang ASEAN mismo ay wala. Kaya yun ang sa isang banda ay parang nananatiling debate, ano, pero yun ang medyo magkaiba ng inisip na strategiya yung naunang administrasyon at yung kasalukuyang administrasyon. Pinky. Maraming salamat.